What's up mga ka-sushi? Ito na naman po si Sushi by George TV. Ang gagawin po natin is avocado maki, requested nung pang episode 4. So, samahan nyo po ako na mag-roll ng sushi ng avocado maki roll. So, ito po yung mga ingredients. Ang unang ingredients, mayonnaise, fish egg, avocado. Dapat magandang avocado ang gagamitin natin kasi ibabaw po natin yan. At saka cucumber. Ito po yung cucumber. At saka yung pang-dressing po natin sa ibabaw is scallop. Ayan po yung brand ng scallop na binibili ko. Yan. At saka shrimp tempura naman po para sa loob. Ayan. Mas masarap siya na i-blend sa avocado yung tempura shrimp. At saka yung scallop. At sushi rice. At saka seaweed. Kailangan din natin. So, halika po. Mag-shrimp tempura muna tayo. So, ito po yung sushi rice po natin. Maghahalo po tayo. Katulad ng dati, approximately 5 cups po itong ano natin, rice. Ang ilalagay po natin na vinegar is 1 ounce. So, po yun. Yan. So, haluin po natin ngayon hanggang mag-blend yung sushi vinegar sa rice. Haluin maigi. Yun po, haluin lang ng haluin hanggang may ano sa halong mabuti sa rice. Ayan po. So ayan, sa rice natin ayan, mag-settle yung init bago natin i-roll. So yan po, ready na po yung rice natin. Ito po yung vinegar natin. Premix na po siya. Ayan po yung brand niya. Ayan. So, pag bumili po kayo sa store, ito po yung brand. Ayan po. Ayan. So, ito po yung cucumber. Cut na po natin. Ayan. Ganyan lang po pag-cut niyan. Kung hindi po kayo marunong, basta liitan nyo lang yung mga ano niya pag masyadong malalaki para pag ni-roll po natin hindi siya maano, matigas. Po, ganyan lang po ang cut niyan. Yan. So, yan po ang tamang size. So, ayan po, ihulog na natin. Make sure na mainit yung mantika bago nyo iyan, no? Ayan po. So, ito na po yung scallop natin. I-chop po natin siya para sa dressing mamaya. Maliliit lang po na chop natin. Chop natin ng maliliit. Para sa ibabaw ng... Nasa sa inyo po yan kung maglagay kayo nito o hindi. Nasa sa inyo po.
Pero pang restaurant quality, sabi nga nila, sa dressing na kukuha. Yan po siya. Medyo ano lang, chop scallop, tawag po dito. Ingat lang po sa kutsilyo, matalim. So, luto na po itong shrimp tempura. Hanguin po na natin. Ayan. Huwag masyadong ano, para crunchy. Para hindi matigas. Ayan po. Shrimp tempura. Ayan. So, ito po yung tubay ko na pula. Yun po yung pang garnish natin dito sa scallop. Isang kutsara lang po pag ganyan karami. Tapos, mayonnaise. Ayan po. Ilagay po na natin lahat ito. Ayan. Sandali. So, ihalo po natin maigi para mag-blend siya. Bigyan po natin ang mayonnaise. Ayan po. Para sa toppings niya mamaya. Ito na po yung tamang texture niya para sa garnish natin mamaya. Yan po. Yan. At ganyan siya. Para sa ibabaw niya mamaya. Masarap po ito. Scallop, chopped scallop. Yan po. So, magro-roll na po tayo ngayon. Ito po yung half seaweed naman po ang gagamitin natin. Half seaweed lang po. Yan. Yan ang size niyan. So, mag-roll na po tayo. So, ganun po rin ang the same procedure po, yung rice. Spread lang po natin, huwag nating i-press hanggang may cover natin yung seaweed. Ito po, ganito po yun. Nasusundan nyo po yung mga gawa natin. Ayan po, kung hindi po nyo masundan, balik-balikan nyo na lang po yung video para ma-ano nyo, kasi mahirap tandaan sa una pag nagsususi ka, lalo na yung mga laman, dapat familiarize ka ang laman. Ayan. Then ngayon is avocado. So ang paghiwa ko ng avocado po, hindi minsanan, so ini-spread ko siyang ganyan. Mas maganda kasi nakukontrol ko siya, ganyan lang. Ganyan. Maninipis lang po para maganda. Huwag nyong isali yung maitim para yung outcome ng labas maganda. Ganyan lang po ang pag ano po. Yan. So lalagyan na po natin ng saran wrap. Ganyan po. Huwag nyong ididin yung avocado para hindi mapisa. Ganyan lang. Medyo ganyan. Alalay lang po kayo sa avocado. Yan. Tapos lagyan natin po sa dulo. Yan. Then sa gitna din po, para kumapit yung shrimp tempura at saka yung cucumber. So, mayonnaise, fish egg, laging tandaan po yung nasa gitna. Mayonnaise, fish egg, yan ang pangkaraniwan nating topping sa gitna. Depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo. So, iyan po yung gitna. Lagi nyo pong tatandaan yung nasa gitna. Yung sa loob niya, mayonnaise, masago, cucumber, at saka shrimp tempura na naman. Tanggalin yung buntot kasi crunchy siya. Naririnig ko yung crunchiness niya. Pag binite mo siya, crunchy. So ganito po ang pag roll natin, half sa gitna. Huwag nyo pong ipipress
doon sa gilid kasi nandun yung avocado. Sa gitna lang. Yan. Press nyo. Ilock nyo siya. Then, roll it again. One. Yan po. Then, ilock mo na. Pag na-ilock mo na, kunin mo yung dulo. I-roll mo ulit. Pero wag mo siyang bibigyan ng force para hindi ma-ano yung avocado. So, ibalik mo siya ulit. Ganyan. Ayan na po siya. Yung avocado natin. Ayan. Yulmaw po natin siya. Ayusin nyo yung gilid. See? Avocado maki. So, hindi ko siya prinis sa gitna para hindi siya maano yung avocado. Para may yung texture niya maganda. Hindi na mash. So, itin po natin ngayon ang pag-roll. Ito na naman po. The same procedure. Ito po yon sa seaweed. I-spread po natin yung rice. Alalay lang. Yan. Guide mo lang yung rice. Ganyan lang po. Yan. Then, avocado. Ito po yung avocado natin. I-cut na naman natin. Medyo mahirap siya. Pero kayang-kaya mo yan. Madali lang naman. Basta sundin mo lang itong paisa-isa. Kasi mostly kinakat ng maramihan sa bata. Ilalatag na lang. Mas magandang ganito. Nakukontrol mo siya. Ganyan. Para yung ano niya, texture niya maganda. Nilalatag mo siyang maigi. So lalagyan na natin ng saran wrap. That what I said, huwag nyong ipipress. Iano nyo lang. Alalayan nyo lang siya. Ganyan. Tapos sa gitna, then sa dulo. Lagyan po natin ng mayonnaise. Laging tandaan to, mayonnaise, masago, cucumber, tempura, shrimp. Yan po, ang laman ng avocado maki. Shrimp tempura. Yan po, ayan. So, i-roll na no po na natin. Sa gitna ulit, alalayan nyo sa gitna. I-press nyo sa gitna. Yan. I-lock nyo. Then, roll. Ayan, i-lock nyo siya ulit. Then, push backward. Ayan po, ang ganda ng texture niya. Hindi ko siya pinipress yung sa gitna, sa loob lang siya. So, ganyan. So, ito na po yung avocado natin. Ayan. So, ikakat na po natin yan. Cut. It's on. So, ikat na natin ulit mga ka-sushi. So, ito dahil laging basa. Laging palalabas ha, matalimang kutsilyo at saka patras lagi ang cut. Siguro ding matalimang kutsilyo ha. Yan, ingat lang po sa kamay. Po. Ito na po yung gitna niya, yung avocado maki nyo. Yan, ang ganda. Yan. Tignan nyo po yung texture niya sa gitna, ang ganda. Saka yung avocado. So ito po ulit, cut natin tong isa. Laging patras ang cut. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan po. Ayan.
Ayan po, nakat na po natin, ilagay po natin dito. Ayan. Medium size po yan na avocado maki. So yan po yung avocado maki natin. Nasa sa inyo po kung lalagyan nyo ng garnish o hindi. Pwede nyo na iserve na ganito, maganda na. So kung gusto yung garnish, gagastos kayo. Kaya mas maganda kung nasa sa inyo, ganito na lang, diba? Maganda naman siya. Pero ako, gagarnishan natin para mas maganda lalo. Yan po. So ito na po yung ginawa natin kanina, ilalagay ko na po, garnishan ko na. Ayan, lagay nyo sa ibabaw. Kasi pag na-blend ito sa avocado, masarap po. Ayan, tantayin nyo na lang kung ano, anong ilan ang gusto nyo, karami. Ayan po siya. Siguraduhin hugasan nyo yung kamay nyo malinis kasi ano to, hilaw ng mga pagkain. So yun lagi pong paalala. Ayan. Ayan po siya. Ang ganda ng blend niya sa green avocado. See? Ito po yung sinasabi ko pang restaurant quality. Usually mas maganda pag ginanito nyo, mas ano, social. Lagay na po natin lahat kasi mas masarap. Ayan. Lagyan po natin ng konting twist yung ano, kasi raw po, hilaw po ito. So lalagyan po ng konting spring onion. Konting-konti lang po. Ayan. Para yung lasa ng scallop. Kasi huwag kayong bumili ng scallop na yung ano lang. Dapat yung talagang nakasealed lagi pag frozen. Ayan. Konting-konti lang po yung ilagay natin. Ito po yung unagi sauce na naman pang finishing touch up. Ayan po. Lagyan po natin ng design. Ayan. Laging hindi nawawala ang unagi sauce para finishing. Ayan. Ayan na po siya. Ayan ang outcome niya. Ito po yung avocado maki roll loaded. Ito po, Sushi by George version. Yan po siya. Ang ganda po. Yan. Pang restaurant quality talaga. Yan. Diba? Pag gumawa ka nito, pag mamalaki mo, yan ang signature mo pag gumawa ka. Yan. Princess kumbaga. Yan. Kain na po kayo mga ka-sushi. Di ba ang ganda? So, pag hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo at mag-comment below. Sasagutin ko po lahat ng mga katanungan nyo doon. Then, sa susunod na video, kung may gusto kayong ipagawa, gagawin po natin kung makakaya ko. So, hanggang sa susunod na video, salamat po sa subscriber pala na nag-subscribe at nag-views. Challenge ko po kayo, mag-commit kayo, then gagawin natin sa susunod para magawa nyo sa bahay nyo. So, ito po yung avocado natin. Tapos na po ito. Pang episode 5 na po tayo. So, hanggang sa susunod na video. Salamat.